Teka-teka. Bakit daw? Teka-teka. Kailan kaya? Teka-teka. Ito na ang tambalang Mon Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka-teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka-teka. Alas 4:30 na sa DWIC. Buenas tardes. Magandang hapon po, Islas de Pilipinas. Magandang hapon sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng Bear Month. Okay yung patugtugo, Mayor, ha? Bear Month na po, mga amigos at mga amigas. Unang araw ng Bear. Ayan. September more. Okay ba, Mayor? Okay yung pinatugtog ba? Ayos ba? Ayos, ayos. Nakita mo. Aba, alam mo ba, Ray, si Paring Joe Marie? Si Paring Joe Marie Pabi is already 76 years old, ano, pero ang ganda pa ng boses niya. Napanood mo siya mag-concert? Oo. Pero ngayon, ang galing, no, di ba? Oo, pero ngayon, wala raw siya naging concert mula nito lang daan, eh. Eh, siyempre, puro mga lockdown, eh. pwede naman, Ray, ano, virtual concert. Virtual concert. Ay, teka muna, bumati muna tayo kasi ngayon, pinatugtog natin siya. Ano ko naman, Christmas in September. Uh-huh. Today is September 1, the very first day of September. Uh-huh. At pagka Bear Month na, anong unang-una mong naiisip? Pagka Bear Month na. Bonus! Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas. Sana naman nagbago ng konti yung ating pananaw. Ano? Medyo kasi nagpapasok na yung Bear Month. Kasi yung isa parang kamong multo, di ba? Multo. Yung August, yung Ghost Month. Okay. From Ghost Month to Bear Month. Ayan, medyo sana po magbago na yung atmosphere ng ating mga amigos at mga amigas. Siyempre, may konting pagbabago yan. At buenas tardes po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas dyan po sa buong Islas na Pilipinas at buong mundo at buong Metro Manila. Ngayong araw na ito ng Miyerkules, unang araw ng Bear Month. Ayan, September month. Alam mo, pagka Bear Month na, pagka naaalala yung bonus, no? Bonus. Ang naaalala kong pangalan, Edgard. Nako. Edgard. Alam mo kagad. Nakikinig sana. Pareho tayo. Pareho tayo, Mayor. Okay. Ay, nako. Lagi ako papasok dyan sa opisina. Ha? Lagi ako magpapakita dyan sa opisina ngayon. Simula ngayon, Mayor. Okay. Pero teka muna, ang tanong ko sa'yo, Ray. Are you honest? Ba, ang bigat naman. Are you honest? Ang bigat ng tanong na yan, ano? Dapat yan yung tanong mo sa akin kanina, di ba? Kasi, Mayor, pag sinagot kita ng oo, baka mo labasan ako diyan ng ano, eh. Baka labasan mo ako ng kono, ilalabas mo diyan, eh. Kaya mabuti na hindi ako sasagot ng oo. Baka mo, dahil pag hindi ako sumagot ng oo, wala kang ilalabas. Pero pag sumagot ako ng oo, palagay ko marami kang ilalabas diyan. Alam mo ninyo, background din, mga kaibigan, no? Kasi medyo talagang kapag nalalapit ang eleksyon, no? Talaga medyo ang dami ng mga maaanghan na salita. Mm-hmm. At yung katagana yon, kung di tayo nagkakamali, galing yung presidente yun, eh. Referring to Senator Pantilo Lacton, ano? At saka kay tama ba, no? Ray, no? Tama. At saka kay ano? Kay Richard Gordon. Oo, pero lahat ito, ang pinagsimula nito, yung investigasyon ng Senado doon sa allegedly overpriced na PPE. At inililink itong dating presidential economic advisor, no, si Michael Young. Dahil nga naman, doon sa datos nila, sa SEC yata, 650,000 lang yung paid up capital noon. Eh, pinag-usapan natin noon, di ba? Oo, yung company. Ano na ang company to? Teka, hahanapin ko lang yung company mo. Parmali. Ang mga involved. Puro may iksi ang pangalan ng mga involved, eh.
Ha? Puro may iksi ang pangalan. Ayun, madaling tandaan. Yao, Yang. Tapos na-involve ngayon ang senador ng ano, ng Pilipinas, Go. Ayan, okay. Go. Mike City ng pangalan. Ayan, si Pharmaly Pharmaceutical Corporation. Ayan. Na sinasabi, ito naman, yung kaninang binasa ko, galing kay Senator Lisa Ontiveros, na sabi niya, parang fugitive o wanted na tao di umano itong mga kasama dito sa Pharmaly Pharmaceutical Corporation. Meron daw warrant of arrest. Ayan. So, ang wanted dyan, si Huang Huen Li. Ng Taiwan, wanted sa Taiwan. Nakilala rin bilang Tony Huang. At Wang, chairman Wang. Ng Pharmaly International. Oo. Ayan, Wang. Chairman ng Pharmaly International Holdings. Kung saan, mukhang interrelated dun sa company na siyang nag-supply ng PPE. Mm-hmm. Yan. Kaya Ayan. Medyo mahaba itong investigasyon na ito at dito nagkakapikunan. Mm-hmm. Ha? So, hahaba pa ito. Hahaba pa itong investigasyon na ito. Ayun, siyempre. Yes, right. Okay, at mamaya pa. At saka talagang pahaba ng pahaba. Umaabot na kay Senador Go eh. Puro maigsi kay Senador Go. Mula kay Yang, Wang, Wang, Yang, Lau, tapos Go. Umaabot na ngayon kay Go. Senador na yan, Go. Pero para sa akin kasi, they have one thing in common. One common denominator. Parang natin ito, Chinese name. Go, Wang, Li, Yang. Yan. Diba? Puro mga taga-Davao din. Puro din din taga-Davao, ha? Mayor, ha? Taga-Davao din. Ah, hindi ko alam na mga taga-Davao. Oo, Davao lahat sila, halos. Davao, Davao lahat. Oo, fraternity, iisa. Yor, pati fraternity. Well, ang sa atin lang sana is that if there is an ongoing investigation, sana yung the truth will come out, diba? Yeah. May kasabihan nga tayo, truth hurts, but it will set us free. Ayon. So hindi lang sana gawin ito ng mga mababatas natin dahil lang sa politika, kundi talagang kung ginagawa nila na maayos yung kanilang trabaho, at malaman talaga kasi pera rin ng taong bayan ito. Tama. At ang masakit lang dito, of course, na dadrag ang tanggapan ng opisina ng Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil umano ay sinasabi mga kaibigan no, at dating presidential advisor. So, malaman natin in the series of investigation. So, lahat naman pagbibigyan natin at patas naman tayo dyan. No? Okay? Kaya, kagina nga, di ba balita mo kagina, Mayor? Handang mag-resign si Senator Pacquiao. Pero mo, nagaganyan na. Handang mag-resign si Senator Pacquiao. Kapag mayroong nagsabing walang korupsyon sa administrasyong ito. Naalala ko tuloy si Enrile. Eh, mamaya malalaman natin yan, no? Sapagkat dito, Ray, at least meron tayo, si Ron Buntayak, ang Executive Director ng PDP Laban. Ayan, sa Pacquiao nito, Pacquiao side. Pag-uusapan naman natin kasi, ngayon yung partido. Exactly. Kasi palagi naman natin na-interview si Atty. Melvin. Di ba? Matibag. So, kabilang faction naman yon. Ito naman, sa faction naman ni Manny Pacquiao at saka ni Coco Pimentel. Malaman naman natin ano naman ang gagawin nila mga aksyon at ano yung mga pasabog pa at ano yung mga magiging statement ni Senator Manny Pacquiao in the coming day. Ayan. Okay. Tatakbo ba siya bilang pangulo? O kaya magba-vice president ba siya? O mananatili siya bilang isang senador? Ayan. Yan ang... O lalaban ulit siya sa boxing? Maraming tanong yan, Yor, ha? Mabibigat niya na tanong na dapat nating liwanagin ngayon, ha? At malalaman natin mamaya. Baka siyempre, nakikipag-meeting naman lagi sa kanya si Ron, no? Na siyang National Executive Director ng PDP Laban. Importante din naman talaga lahat ng mga bagay na yan. Kung ano yung inaasahan natin. At baka mayroon namang hindi po pwede muna sabihin. At mayroon namang pwedeng sabihin at malaman na natin ngayon. Diba? Okay, bago yan kasi bago-bagong balita ito makakatanggapin natin ng balita. Keep patrol number 5, no, si IIU Pangko, merong COVID update siya mula sa Department of Health. Siguro rin, tawagin mo na siguro. Okay, report na yan. Sige. Si paring, baginda natin. Ayan. DWIZ Patrol Report. Okay, tignan muna natin ang report mula kay Patrol 5, Ayayupangco. Update natin sa bagong kaso ng COVID-19.
Patron 5. Aya, buenas tardes. Magandang hapon. Lumagpas na sa 2 milyon ang kaso ngayon ng COVID-19 sa bansa. Ngayong unang araw ng buwan ng Setyembre, mayroon lamang na italang 14,216 na bagong kaso ng COVID-19. Ito ay dahil 5 laboratorio ang hindi nakapag-ambag ng kanilang datos sa COVID-19 documentary repository system. Dahil dito, ang kabuuan ng mga tinamaan ng COVID-19 sa bansa ay umabot na sa 2,003,953. Mas mataas naman ang naitalang mga bagong galing sa sakit na nakapagtala ng nasa 18,754 dahilan para umabot na sa kabuuang 1,829,473 ang COVID-19-related recoveries. Samantala, 86 naman ang naitalang mga bagong pumanaw sa niyo pang umakyat na sa kabuuang 33,533. Ang aktibong kaso naman ay nasa 140,949 na. Ang mild cases ay nasa 96% habang 1.2% naman ang severe at 1.3% ang moderate case. Ang DOH sa susunod na mga araw ay maaari pang tumaas ang kaso ng COVID-19, kaya't naman ang pagsunod sa minimum public health standards, pagpapaigting ng pagsasagawa ng PDITR strategies at pagbabakuna ay nanatiling pinagmabisang depensa laban sa COVID-19. Ito si Patrol No. 5 ay iyo pang kanagulat sa Impermentor ng Lakas, DWIC. Maraming salamat. Si Yaya Yupango, direktamente at sa DOH at kaugnay dito sa pinaka-update natin ng bilang ng bagong kaso ng COVID-19, tinatayang umabot na ng 14,216. Mataas na ngayon ha, kaysa ng kahapon. Kahapon, 13,000 lang, di ba? Okay. Okay. 13,827. Yesterday ngayon, tumaas ng konti. 14,000. Pero masaka... At least bumaba compared to 22,000. Oo naman. Mayroon. Pero alam mo rin talaga na ito eh. Di ba yung sinasabi? Yung sinasabi ng Department of Health talaga ng mga doktor, no? Talagang medyo nakakatakot talaga yung community transmission na ngayon. Kasi ang taas din ng positivity rate eh. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Medyo nakakatakot, no? Kaya medyo mag-iingat po tayo, ha? Kung sakasakali talaga... Wala namang, hindi naman importante, huwag na lang po masyadong lumabas at iwasan na po natin kumain sa mga loob ng mga restaurant kung may mga bukas po dyan. Siguro magano na lang, right? Mag-take home na lang tayo, sa bahay na lang tayo kakain, pinaka-safe po yan. Oo, kaso may mga sumisingit na... Pinaka-safe po yan. Oo, ngayon, mayroon sumisingit ng karinderi eh. Kaya sabi natin, talagang hindi ata na, umtin may iwasan. Sabi mo nga sa akin, wala ka magagawa, Ray. Eh, gusto rin sumingit eh. Gusto rin mabuhay. Anong gagawin natin? Kaya lang, kahit na matigas ang ulo, pag magkakaroon din tayo ng malaking problema sa bandang huli, sabi mo nga, magagawa natin? Survival of the fittest na yan. Nangyayari. Kanya-kanya ng survival. Para makaligtas lang. Alin sa dalawa? Makaligtas sa gutom, makaligtas sa COVID. Dalawa pinagpipilihan ngayon ng mga kababayan natin sa sitwasyong yan. Well, yeah. Okay. Na, nasa linya naman natin? Nasa linya natin. Nasa Zoom na natin? Ko na muna, ha? Mm-hmm. Sige, please. Nasa Zoom na natin si Zoom meeting natin. Ayun. Dito muna natin. Marami tayong gustong itanong kay Sir Ron Monsaya. Ayan. Mm-hmm. Yan na. Pogi pala ni Sir Ron, ano? No. Oo, gwapo-gwapo pala eh. Mm-hmm. Magandang hapon po, Sir Ron. Buenas tardes po, Mayor Mo, Engineer E. Magandang hapon po. Ayan, at least nakita na kami ni Ron ulit. Ang gwapo-gwapo niyo po pala. dapat lang po talaga, Sir Ron, tayo ay nag-zoom. Ang gwapo niyo po pala sa ano. Hindi po masyadong. Salamat po, Mayor. Salamat, Sir E. Okay, magandang hapon ulit. First of all, Ron. Yes, sir. Sige. First of all, Ron, thank you for joining us dito sa Teka Teka program at napaunakan mo kami dito sa DWIZ. Siguro kwentuhan mo na muna kami, no? So ayan, what will happen ngayon? Mm-hmm.
Kasi dalawa ngayon, Ron, yung partido, pati ko ang mahihirapan dito kung dalawa ang magpapile malapit na, which is between October 1 to 8, eh magkakaroon pa ng hearing ngayon ng COMELEC sa dalawang partido kasi pareho may opisyalis eh. Mm-hmm. Pareho may presidente, pareho may chairman, pareho, pati ang board, no? Uh-huh. Paano ito, Ron? Pati laban, sa PDP laban. Oo nga po, Mayor, tsaka Senyori, actually, medyo sanay na nga po ang PDP laban dito since yung creation po ng partido ng 1982 mm-hmm. hanggang ngayon po, since siguro every election nangyayari po talaga itong problema sa PDP laban. Kaya medyo, it may be a blessing and a curse as well. Blessing kasi sanay na rin kami kung mm-hmm. paano namin haharapin ito. Meaning, when I say kami po, ito po yung mga original na mga miyembro, yung mga sumama po kina Senator Pimentel at kay Senator Pacquiao. Mm-hmm. Ito po yung mga tinatawag nating mga grassroots members kasi mm-hmm. po ang PDP laban, unlike most political parties na really mostly politicians or mm-hmm. mga political appointees, ang PDP laban po talaga ay karamihan mga grassroots po ito. Ito po yung mga hindi po mga politiko. So kumbaga sa amin sa partido po natin, pantay po ang paningin namin sa isang gobernador, sa isang magsasaka sa mga mangisda, sa mga estudyante. So to answer your question, sir, in fact, talaga pong nakakalito din po kasi admittedly, pati din po kami ay medyo nagugulan. Imbis po nakakapag-prepare na po ang partido sa political exercise na may mga issuing of CONAS, filing of candidacies, ay meron pa pong legal battle na naghahanda pa po tayo sa legal battle namin. Mm-hmm. But anyway, kami po dito sa PDP Laban, yung sinasabi ko nga po, yung mga original at yung mga lumang mga miyembro, patuloy lang po kami. We will continue to function as the leadership of the political party just the way that we've been functioning for the last 40 years. So tuloy po kami. In fact, we just held our National Council on August 29. We will be holding our National Assembly itong third week of September. Pasensya na po, hindi ko po muna mabibigay yung exact date kasi mm-hmm. po, friends po kami na nahaharang minsan. Mm-hmm. So, itong third week of September, we will have our assembly. Dito po sa assembly, dito po namin ipoproclaim yung mga kandidato po namin. Okay. From the presidential candidate and hopefully down to the local candidate. But dahil nga po medyo fluid at napaka-dynamic pa po ng situation. So, at yung gusto naming presidential candidate ay nagde-decide po, ay nagdadasal po talaga ng he's still praying for guidance and he's still consulting his family members and his allies. So, yun po mangyayari this September po bago po mag-proceed sa filing of candidacies on the first week of October. Okay. Mr. Ron, yun ho bang presidential candidate ninyo sa PDP faction? Yun ho ba ay nagpapahinga yun galing abroad? Yes, sir. Kasi po, based po sa aming araw-araw na konsultasyon sa aming higit na 100,000 mga miyembro, mm-hmm. ay lahat po talaga ay nagdarasal. Ay kami po ay inuudyok din po namin na sana tumakbo bilang Pangulo ang aming kapartido na ang Pambansang Kamao, Senator Manny Pacquiao. Mm-hmm. Pero tulad po ng sinabi niya po sa amin sa mga previous meetings namin, saka in some interviews, ang sabi niya po ay he will take this time, naka-quarantine po siya ngayon, he's with his wife, Ma'am Jinky. He will use his time to consult with his family, with his leaders, and ultimately pray for guidance po talaga kung ano magiging decision niya. Pero kung ano man po ang magiging decision niya, ito pa'y susuportahan ng buong PDP Laban. I see. Okay. Mayor, pwede ako makasingit ha? Yes. Just one last, Ray. Sige lang. Follow up lang, Ray. Kasi there was a statement from Senator Manny Pacquiao earlier this morning that he was saying, Sir Ron, parang he will only consider running for President of the Republic of the Philippines or kaya sa Senate o kaya ho naman mag-retire na lang siya sa politics in 2022 kasi hindi raw siya magiging effective as the Vice President. So that is tantamount to saying that he is really determined na talaga to run for president. Ayaw ko naman po pangunahan ang party president, Senator Manny Pacquiao. Pero tama po kay Mayor Mon, yun po yung sinabi niya. Tatlo lang po talaga yung pinag-iisipan niya talaga. Number one, if you run for president, kasi po pag nag-decide po siya, pag may pinangarap po siya, pag may gusto siya mangyari, gusto niya talagang, he wants
kumbaga kasi ano siya, executive talaga by nature. So he, if he will decide, then he will go for the highest position in the country. Yung second choice naman po, he has one more term. He has one more term in the Senate, so he's still eligible for re-election. Pwede po yan. At pangatlo, lagi niya rin po sinasabi po sa amin, sa kanyang mga kapartido, na pwede naman po siya umalis na sa politika. Kasi lagi niya po sinasabi na it does not need to be in government to help the people. Kasi he has been helping his countrymen bago pa po siya pumasok sa politika. So, as early as 2004, tumutulong na po siya using his personal money. Naging congressman po siya 2010. Yeah. Ray? Okay. Go ahead. Okay, maraming salamat. Ron, si senyor. Yes, sir. Okay. Ron, gusto ko lang malaman, is the party, itong party ng PDP Laban ba, ay may planong din mag-invite ng ibang partido to join your party for this coming election? Yes, senyor. Ang galing niyo po. In fact, ngayong September din po, we will have a coalition signing with our allied political parties. So, probably before or after our National Assembly, we will have a coalition signing with our allied political parties. Siguro, sir, senyor, probably 3 to 5 or maybe more national and local parties po ito, sir, na gusto umanib sa PDP Laban na pinamumunuan po ni Senator Manny Pacquiao. Okay, kasama ba dyan ng Liberal Party? Kasi what I heard, nagkaroon nata ng pag-ipag-usap si Senator Pacquiao kay Vice President Lenny Robredo? Marami po tayong kausap ng mga partido. Si Senator Manny naman po, marami din po siya kausap ng mga prominent personalities. Nabanggit nga po, andyan na po si Vice President Robredo, andyan din po sila Senator Ping Lacson, sila Senate President Soto. So marami pa po siya mga nakakausap po talaga. At mga kakausapin pa po, so talagang nasa stage pa po tayo ng coalition building on their level. At sa level naman po namin sa political party, marami din po tayo mga kausap. Although, ang sabi ko po siguro, sa ngayon po, there are mga 4 to 5 national political parties ready to coalesce with the PDP Laban led by Manny Pacquiao. At baka dumami pa po ito. I see. Okay, with regards naman dun sa inaasahan nating kung paanong i-resolve ng COMELEC itong problema ng PDP Laban to para malaman ng tao kung sino talaga ang totoong PDP Laban, kung sino yung faction ng PDP Laban, anong nakikita niyong magandang justification compare sa akusasyon sa inyo nitong side ni Cusi, ni Secretary Cusi ng PDP Laban, na kaya may binayulate daw kasi si Senator Pacquiao na di umano ay yung kanyang yung PCM niya, yung tungkol doon sa People's Champ Movement, binalitan niya ata yung Constitution by laws para daw igawin niya itong isang national party involved sa PDP Laban. Ano ba masasabi niyo rito sa akusasyon na ito, na isang justification na why kaya nila tinanggal si Senator Pacquiao? Well, unang-una, ang tinanggal po talaga ng PDP Laban ay sila Secretary Cusi, sila Matibag, saka sila Pastor Belnaig. Sila po talaga yung tinanggal ng mga original na member ng PDP Laban. At pangalawa po, yung People's Champ Movement ay isang local party po yan sa General Santos saka sa Sarangani. Sa bylaws po ng PDP Laban, pwede ka po maging member ng isang national party, which is the PDP Laban, and a local party, which is the People's Champ Movement. Admittedly po, talaga pong mayroon po talaga application to convert the PCM from a local party to a national party. But nag-resign na po si Senator Pacquiao dito sa PCM. Siya po ay talagang nag-iisang partido niya po ay PDP Laban. Okay. Pero ang mga kalyado niya po ay nasa PCM. So talagang wala naman pong conflict doon kasi nag-resign na po si Senator Manny sa PCM. Okay. Pero ang PCM ay nananatiling kalyado ni Senator Manny Pacquiao at ng PDP Laban na pinamumunuan po ni Senators Pacquiao at Pimentel dito. Okay. I see. Well said, Ron. Okay, Mayor, baka may dagdag ka pa kay Ron. Ron? Yan. Yes, Mayor. Medyo nawawala. Ayan. Ron, pahabo lang. Ano? Kasi alam naman natin, Ron, in politics, it's always addition. Di ba? Right. Now, are there efforts... Ron, are there efforts to sit down with the Cusi faction, with the Cusi group? This is for the sake of unity, no? Dahil, of course, kasi kung nangyayaring ganyan, there are 2 factions, at nakikita natin, pareho mga strong leaders to,
parang sa akin, if I am an electorate, we're not setting good examples among the youth of today, and we're not setting good examples sa electorate. Mm-hmm. So meron bang effort para to reunite the group? I think it's not too late yet because it's September, and October 1 to 8 is the filing. Ron? Okay, nawala ta si Ron. Nawala si Ron, Mayor. Ron? Nakutayang. Okay. Oo. Nawala si Ron. Right, nagkaroon ng problema yung kayo. Okay, mamaya. Tingnan natin kung... Hindi na, hindi na gumagalaw yung ano ni Ron. Medyo nawala yung ano niya. Mm. Pag-check nga natin sandali. Inayos na ba, Ron? Okay. Pag-iayos lang natin ng social... Kasi... Maganda, maganda yung tanong mo eh. Maayos natin yung ating tingnan. Importante yung tanong mo na masagot kasi, na. Hindi ba na eh, para kung totoo ganito yun. Kasi, at the start of the election, kung magkaano pa lang yan. Ayan na si Ron. Ayan na si Ron, Mayor. Ron? Yan. Ron, na-follow mo, di ba? Parang other efforts to sit down with the Cusi faction. With the other group. This is for the sake of unity because alam naman natin, politics is always a mission. Mm-hmm. So, paano kaya ito? Parang hindi tayo nag-set ng magandang examples. We're not setting good examples among the youth and among our electorate kung ganitong meron mga division of among our leaders. Mm-hmm. What do you think? Opo. Actually, Mayor, I totally agree with you po dyan. Talagang we really have to sit down, we really have to settle that, we really have to settle our differences. Pero minsan po kasi ano po eh, ang balik rin lang po natin, sir. We want to set a good example sa electorate at especially sa future generation natin na ang politika po natin ay meron dapat prinsipyo. Mm-hmm. Ang tingin dapat ng sambayanan o ng mga politiko sa isang political party ay hindi lamang bihikulo ito tuwing eleksyon. Dapat po tingnan natin ang prinsipyo, ideolohiya ng isang partido. Okay. Ang nangyayari po kasi ngayon, Mayor, Senyor Ray, nakakalungkot nga po na nagkaka-clash po kasi. May mga ideologues kami na dapat ito ang paningin namin sa isang political party. Okay. Yung iba naman ay gusto lang po nilang i-hijack yung partido para po sa kung ano man yung plano nila sa next election, short term lang po. Kami po, ako po on air, sinasabi ko po na this is my first and last political party. Okay. Lumaki man o lumiit, kahit tatlo na lang po kami dito, I will stay here until matapos na po sa public service. So, ito po yung gusto naming mag-example sa electorate at sa kabataan na ang politika natin dapat may prinsipyo. At yung prinsipyo po talaga na pinipilaban, yung kaluluwa na pinipilaban, pinaglalaban po namin against sa mga nakaupo kasi sila yung mga may kapangyarihan yan. But to answer your question, Mayor Mon, yes, I agree. We should sit down. We should probably unite. Pero Mayor, minsan po pag wala na pong talagang pag-uusapan kasi ang paningin po nila sa isang meeting ay dapat sumunod sa kanila eh. Ayun. Iba po kasi yung... Iba po yung compromise, upo tayo and let's compromise. Iba po yung umupo tayo at sumunod ka sa amin. Iba po yun. So ngayon po, nasa ganong stage na po kami. Pero Mayor Monty, we are not closing our doors. We are led by Senator Manny Pacquiao, who is a devoted Christian. Sabi niya, senior nga din po siya. At hindi kami nagtatanim ng sama na loob. Pero po, pasensya na po, kailangan lang po namin tayuan yung prinsipyo ng aming partido. At sana maging halimbawa din po ito sa ibang partido at sa mga susunod na generasyon na papasok sa politika. Okay. Just one last way, you know, Ron, and very short lang kasi magpapakilala tayo ng ating istasyon. Mm-hmm. I think we recall in the last interview with Melvin Magtibay, Attorney Melvin, he said that this coming September 8th, Ron, I think merong national convention sila and then parang i-announce na rin nila finally kung ano, sino-sino ang mga lineup ng PDP, parang ganun. So mukhang ma-approve na rin. And baka doon. Then secondly, one last din, hindi ba itong nangyayari ngayon parang demoralizing among the grassroots level doon sa mga members ng PDP laban? Kasi nabibiyak yung grupo eh, nakahati. Mm-hmm. Opo. Mayor, hindi naman po nakahati kasi evident naman po na yung mga grassroots members namin ay in fact lalo pong nabuhayan kasi na-feel po nila yung level of involvement nila. Tumaas po eh. Kasi admittedly for the past 5 years po, napatakbo ang PDP laban ng mga politicians at mga political appointees. Nakalimutan ko na PDP laban yung roots niya na grassroots kami. Ngayon po, ang nangyayari po ay nabuhayan po yung grassroots po. Kasi po,
under the leadership of Manny Pacquiao, sabi niya, pati yung magsasaka doon sa Batanes o yung mangingisda doon sa Tawi-Tawi, nakapartido natin, bigyan ng boses. So nabuhayin po sila, nabigyan ng boses po sila sa liderato po ni Manny Pacquiao. At of course, nag-guided po ni Chairman Pimentel po namin. I see. Ah, pahabol ko na lang. Isang pahabol lang ako, Mon. In case the decision of the COMELEC nandun sa side ni ano ni ng side ng party ni Cusi, what will happen to the original PDP laban? Are you going to push through with it? Tuloy pa rin. Actually, we are first senior, we are very confident po that the COMELEC and the Supreme Court will look at the merits of the case. Kami po yung recognized ng COMELEC since. Kami po recognized ng international organizations at ng karamihan ng mga kapartido namin. So confident po talaga kami na kami po yung ma-recognize ng COMELEC. Mm-hmm. At we're very confident sa aming justice system natin. Okay. And then second po, ang PDP laban naman po talaga, sir, ang kung maaaral niyo po ito ay hindi lang naman we are more than a political party, we are a movement, we are binded by our ideologies and principles po talaga. So kung ano man po yung worst case scenario, tuloy-tuloy pa rin po kami kasi hindi po matatanggal din nila yung prinsipyo sa amin. I see, yun lang. Maraming salamat. Maganda yung tinanong mo. May maganda yung tinanong mo kasi pero hindi lang ako mapalagay. Parang kasing lumalabas na sila ron, talagang very confident sila that the COMELEC will decide on them, ano, based on the evidence, etc. Pero hindi ba parang ang bigat din ni Sadmitron kasi ang chairman ng kabila, si Presidente. Oh, yun na nga. Pangulong Duterte. Kaya inassume ko na muna eh. Kaya inassume ko gano'n eh. Paano kaya? Actually, sir, lahat po ng dokumento, lahat ng ebidensya, lahat ng pwedeng maging testimonya nasa amin po. Okay. Ang wala lang po sa amin, nasa kanila po yung presidente ng bangka. Ayun. Yun lang po. Okay, napakaganda ron. Okay, thank you. thank you very much. Thank you, Ron. Thank you. Thank you, Ron. Okay, thank you, Ron. Mga kaibigan, si Ron. Ray. Sige. Ray, one of these days, sana ma-invita rin naman natin, matulungan tayo ni Ron na sana maibigay sa atin si Senator Manny Pacquiao. Ayan. Okay. Ron, thank you very much. Makikipag-coordinate tayo dyan. Sige. Ron, thank you. Ron, thank you. Mga kaibigan, si Ron Monsayak, ang National Executive Director ng PDP Laban. Magbabalik po ang palatuntunan ng Teka-Teka dito pa rin po sa DWIZ. Teka-Teka, alas 4:30 na. DWIZ. Teka-teka, alas 4:30 na. Okay, balik tayo sa maratutunan pa rin Teka-Teka sa DWIZ. Nasa ikalawa tayo mga tuling bahagi ng ating palatutunan. Teka-teka, Mayor. Mayor, teka. Teka. Oy, Ray. Alam mo, Teka. Oh. Babatiin ko lang ito, ha. Sige. Kanina, galing ako dyan sa St. Luke Global. Oh! Eh, nakausap ko itong mga staff dito. Oh. Mga nurses? Meron tayong ano dyan, may mga nurses? Mga health workers? Yes, si Ronnie Hernandez, siya yung nag-assist sa akin kanina. Si Ronnie, magandang hapon sa iyo. Taga Batangas ito eh. Mm-hmm. Oh, galing tayo dyan sa St. Luke Global City, Nuclear Medicine at saka yung PET department staff nila. Ayan, nakikinig sila sa atin ngayon, especially si Ronnie Hernandez. Ronnie, thank you. At saka si Calvin na nag-assist sa atin kanina. Magandang hapon sa inyo at maraming salamat. Ayan, meron tayo additional listeners kayo. Ayan, ha? Mga taga St. Luke. Pwede sila na makikinig sila at babatiin natin. Mga taga St. Luke. Okay. Ayan, okay. Oh, siyempre, binabati natin yan. Oh, binabati ko mo yung mga taga Maykawa. Ayan, at saka si Tatay Pedroso. Baka sasabihin mo na naman. Baka kalimutan natin si Tatay. Kasi lagi naka ano yung radyo eh. Ano gagawin natin dyan? Naririnig ng lahat ng... Naririnig sa payatas eh. Ako'y nagseselos na dyan sa Tatay Pedroso na yan, ha? Sige na ka, papupuntay ko si Tatay Pedroso rito. Ay, Ray. Ay. Oh. Hmm. Ano yan? Oo. Ray, alam mo, nasa line na yata. Baka nasa linya na oy, si nasa Professor Nino na David. Oo, eh, alam mo, kanina tinitingnan natin eh.
Nasa line na. Oh, nasa line na. Pala, nasa linya na. Oo. Okay. Oh, tuki natin yan, pero talaga namang nakakatulong sa ating mga taga-IZ na hapon. Binabati ko rin pala si Mrs. Silaga ng aking asawa, Mrs. Silaga ng aking wish heart. Ang aking darling nandito ngayon. Yeah. Nanonood din yung aking ano. Darling mo, di mo din. Si Camille, si Camille. Yan, si Camille. Kay Kilip din ha. Okay, yung darling ko. Ah, ganun ba? Ayan, ayan. Okay. Nasa Camille. Teka linya... mo na, Camille ba o Gloria? Sabi mo Gloria ang pangalan. Camille! Camille! O, nasa linya na. O, nasa linya natin si Professor. Professor! Prof! Magandang hapon, Prof! Buenas tardes, Professor. Yes, magandang hapon, Senior Ray at Mayor Ramon. Ayan, talaga si Professor. Prof, Merry Christmas! Merry Christmas! ang aga naman ang bati. Berman na, Mayor eh! Ay, ano? Prof, Prof! Berman na, Berman na! Berman eh, di ba, okay. Prof? Berman na eh. Okay. Matutupad kaya niya. Nga hupi. Mm-hmm. Kaya nga hulot na si Jose Marichan, pinatugtog na namin. Mm-hmm. Oh. Prof, anong bago? Anong bagong balita? Ako, talaga naman nakakapagod itong mga binabali. Oh, teka muna, hindi natin sinasabi na alam ni Sang Okta o si Prof. May pagka-prophetic itong mamang ito eh. Sinabi, by September, baka mag-20, nag-22,000 tayo. Natupad, ha? Oh. Okay. Diba? Eh ngayon, ang gusto kong marinig kay Prof, yung sinasabi niyang bababa. Yung bababa, ang gusto ko ngayon marinig kung talaga. Sabi niya bababa. Kung paano yung bababa, Prof, sa kabila ng tumataas. Pero bababa. Okay. Yan kay Prof. Mm-hmm. Yeah, Prof. Tama yan. Yes, Senior at Mayor. Pag nakikita naman natin bababa na yung kasos, sinasabi rin naman natin yan sa mga reports. Tulad ng sa Cebu City, naglabas kami ng report 3 weeks ago na nakita namin bababa na by first week of September. Uh-huh. At totoo nga, ngayon bumababa na yung bilang ng kaso nila. Uh-huh. Actually, napaaga sila ng konti. Mga late August nakita natin. Uh-huh. Sa Metro Manila, ang bumababa yung reproduction number. Pero yung mga bilang ng kaso, hindi pa bumababa. Ayan. Ganun din sa buong Pilipinas. O, maghihintay pa tayo ang inasa natin, mga second or third week of September. Parang medyo matagal pa, pero, well, ganun talaga. Yun ang nakikita natin sa mga numero. Opo. So, third week of September, Prof, ang mangyayari niyan. Yes, yun yung projection. Pero, syempre, wala pang kasiguraduhan yan. Mm-hmm. Nakadepende yan sa atin rin. Pwede rin mapabilis yan kung higang sumunod tayo, mga kababayan natin, tayo, sumunod tayo. Mm-hmm. At, magsunod tayo sa mga health protocols, wala masyado mahawaan, pwede bumilis yung pagbaba na yan. Gusto natin sana mapababa na agad para by October, at least yung fourth quarter natin, intact talaga eh, na talagang pwede na tayo magbukas at magluwag ng ekonomiya noong October. Okay. Ano na po ba sa lugar ng Metro Manila ang nagkaroon ng pagbaba ng reproduction number, Prof? Well, wala pang bumababa to less than one, pero ang nakita namin, City of Manila at saka Quezon City, ay medyo mababa na yung reproduction numbers. Okay. Quezon City, 1.27 eh. Okay. Tapos dun sa City of Manila, 1.33. Mm-hmm. Mas mababa sila sa NCR. Sa buong NCR kasi 1.43 pa eh. Hindi pa ganun kababa. Okay. Pero umaasa tayo dahil yung mga malalaking LGU, yung City of Manila at yung Quezon City ay medyo bumababa na mahahatak nito yung yung doong Metro Manila. So Metro Manila pa rin ba, Prof, ang pinakamataas ang kaso ng COVID-19 sa mga rehiyon? Well, yes, pinakamataas yung Metro Manila, pero ang concern natin sa Calabarzon, Cavite, Laguna, sa Bulacan, medyo mabilis pa rin yung hawaan sa mga lugar na yan. Eh. Mm-hmm. In fact, last week, nagkaroon sila ng record high cases sa Cavite at sa Laguna. Okay. Sa, ganun din, sa Cagayan, sa Tuguegarao. Ayun, yung Cavite at sa Cagayan. Ah. Okay. Prof, nabanggit nyo, bumaba to 1.43 yung reproduction number sa COVID-19 sa Metro Manila. Anong dahilan, Prof? Well, Mayor, yung naman yan, nakikita pa rin naman natin yung effects ng ng mga restrictions natin, quarantine restrictions, yung ECQ natin, tsaka yung MECQ. So we're hoping na under MECQ, mapatuloy pa rin natin talaga mapababa yung reproduction number at yung bilang ng mga kaso. Kasi, syempre, nagiging concern na rin tayo kasi
although yun nga, medyo bumababa yung reproduction number at maganda yung H-curve natin, yung hospital utilization rate, ang nakita namin, mas marami na ngayon nasa ICU kesa nung Abril, nung peak ng nung peak ng surge natin nung Abril, mga 200 more ICUs yung occupied. Pero dinagdagan naman ng Department of Health yung mga ICU beds natin, sa hospital beds. Pero ganun pa man, hindi ako sigurado kung nadagdagan yung mga healthcare workers. So yan yung isa sa mga concern natin. Baka napapagod na yung mga healthcare workers, nagpaprotesta na nga yung mga iba sa kanila. I see. Now, we are, Prof, no? We're entering the last quarter of 2021, no? At makikita natin, up and down, ang Delta variant, ang cases, no? In fact, may bagong nakita. Yan, nawala ka. With this, nawala si Mayor. Mayor, nawala ka. Mayor, nawala ka. Prof, ang tingin, ang, Yeah. With this, Prof, ang tingin ba ninyo, dapat lang na magpatuloy na itong MECQ until Christmas at magra muna bumalik sa GCQ? Ano tingin niyo, Prof? Ay, hindi naman. Masyado nang matagal yan. Saka marami na rin tayong nababakunahan. Siguro kami kung mag-recommend kami na ipatuloy siya. I mean, pwede sigurong i-extend natin mga 1 or 2 weeks, ganun, tapos tingnan natin. Pero ang nakikita ko naman, yun nga, by middle or end of September, baka pababa na yung bilang ng kaso talaga sa Metro Manila. At hopefully sa Calabarzon din, baka sumunod na rin. So yung sabihin, pag na-control na natin to, pwede na rin talaga tayo magluwag unti-unti. Pwede na tayo mag-GCQ. Yeah. Ang nakikita ko nga, ang projection ko, hanggang katapusan, I mean, baka Pasko, baka yung Merry Christmas natin, Merry MGCQ na rin eh. Baka sa wakas malalagay na rin tayo sa MGCQ sa Pasko. Kasi marami tayong nabakunahan. Totoo na may nakikita tayong mga bagong variant. Pero hindi pa naman natin sigurado kung magiging threat ang mga ito eh. So yung Delta variant talaga so far, ito yung pinakamatinding na kalaban natin. Oo, matindi talaga siya. Alam natin yan. Kaya nahihirapan tayo sa pag-manage nito eh. At hindi lang naman tayo, maraming ibang bansa, yung India, Indonesia, Thailand, Vietnam, mahirapan din sila. So, kahit yung mga magagandang pandemic management, mahirapan din sila. Pero basta ang sa akin, basta malusutan natin itong Delta variant, magiging masaya na yung fourth quarter natin. Okay. Yan ang paniwala. Yeah. I see. Pero follow-up lang ah, kasi community transmission na si Delta variant. At nabanggit mo maaring middle or end of September, maaring pwede magluwag na ito, bumaba ang kaso. But ito pong October, alam naman po natin na October 1, nag-October 10, filing na po ito ang mga politiko, bababa na po yan sa community. Kahit na merong limitations ng face-to-face yan, kung gustong manalo yan, bababa at bababa. So, paano ito? Paano ito, Prof? How do we handle such cases? Di ba? Totoo yan, Mayor. Actually, hindi ko pa na-consider yan. Totoo yan na baka magkakagulo. Baka, ayan, Prof. Yan. Kasi yan hindi natin may iwasan yan, Prof. Hindi kasama yun sa projection natin. Hindi pa natin na-consider yung factor na yan na baka magkakagulo. Marami na kakating. Opo. Baka ibang class, ibang level yan. Pero hindi ko pa masasabi sa ngayon na nabigla ka, pero tama nga yung punto niya. Mas maganda sigurong or at least malimit natin yung mga vaccination or pagbibigay ng ayuda, maintindihan natin. Pero yung pagkakampanya, tapos ayun, alam syempre, maraming tao, tapos may Delta variant pa. Hindi pa naman mawawala agad yung Delta variant eh. Posibleng baka magka-tipon-tipon mga tao. Kaya anyway, Prof, kasi with that, may guidelines naman na ang binigay na pagka during the election time, may guidelines naman binigay ang Commission on Elections. Avoid na muna yung parang face-to-face, shake hands, pagkarga ng bata, at pagyakap-yakap dun sa mga
sa mga constituents mo. Pero alam mo naman ang politiko. Politiko rin ako. Pero alam mo naman, siyempre, kung minsan artista yan. Yan di ba, Prof? Ito nga yan. Parang dati, yung sa may mga community pantry na ganun eh. Di ba? Kahit na sinabi natin, mag-iingat tayo. Tapos tama. Pero nagdagsaan pa rin yung mga tao. Dikit-dikit, nakita ko yung mga lusyado na... Oo, kinabahan ako sa mga litrato nun. So, na-imagine ko, baka may mga ganong campaigns na dikit-dikit yung mga tao. Kaya right. Kapag nandun na yan, eh, wala na. Controllable na yan. Siguro, Prof, pwede nyo rin i-consider yun sa pag-aaral niya. Kasi election time na ho yan. Maraming bababa talaga. Maraming iikot. The other one that I would like to pursue with the question kasi, si Joey Concepcion, tago-negosyo, mga negosyante, it's not only Joey, but he represents the business, ano? Meron silang sinasuggest, Prof, na yung bakuna bubble sa National Capital Region. What do you think of this proposal? Are you amenable to this or do you support this? Actually, itong ano, yung mga initiatives ni Joey Concepcion. Uh-huh. Si Joey Concepcion, yun nga, minsan na-invite kami sa town hall nila. Nagsasalita kami doon. Uh-huh. At yung initiatives nila, familiar naman kami doon. In fact, alam ko, they were crafted, medyo sinusundan yung ano, ibang patakaran sa ibang mga bansa, sa uh-huh. France yata, sa Singapore. Uh-huh. So, ako mismo, personally, I mean, speaking for myself, sinusupport ko talaga yung any strategy or any way na mabuhay natin yung ekonomiya natin ng mabilis. Mm-hmm. Ngayon, yung ano lang, hindi lang mapag-commento dyan masyado, yung legal aspects. Kasi hindi ako abogado, so hindi ko masasabi. Siguro dapat pag-usapan yan ng mga doctors, uh-huh. mga abogado, yung ano, yung about yung sa safety, pero yung also yung about yung ano, yung kung merong legal implications. Kasi ako hindi ko masasabi yan. Uh-huh. Hindi ako abogado. Yun nga lang, yung legal implication ng pinaka-point doon. Okay. Yes, so parang ang sinasabi nila dito parang nagkakaroon ng may term na ginamit sila. I just forgot, siguro ba maalala ko lang mamaya. Pero Ray? Yeah. So, maganda naman yung observation na yan. Yeah. Go ahead, medyo nawala lang ako. Okay. Prof, at this point, so nakikita natin within ito kasi hanggang 7 na lang yung ano eh, yung extension natin ng nitong tinatawag nating ECQ no? MCQ no? Pero sa tingin nyo, kailangan dagdagan pa natin ito ng mga 2 to 3 weeks. Ganun po ba? Mukhang posible naman yan. Siyempre, decision naman yan na ng IATF. Pero sa nakikita natin, sinabi ko nga na kahit na magsimula nang bumaba yung bilang ng kaso, pa rin yung na-hospitalize, marami na hospitalized. At okay. Ngayon, ang sinasabi ng mga doctors namin na kasama namin on the ground, matagal yung waiting time. Okay. Mga 4 to 5 days, mahaba din yung pilahan. At parang may concern sila sa mga oxygen tank, sa mga equipment nila. So may mga bagay-bagay na talagang malaking consideration for hospitals. I mean, kung yung bilang ng kaso lang, yun nga, sinasabi natin, baka mag-stabilize naman and we're banking on yung mga vaccinations. Pero sa totoo lang, baka mas mabuti para sa mga hospital kung ma-extend muna MECQ. Okay. Thank you so much. Okay. Prof, thank you. Thank you, Prof. Thank you for joining us, ha? Salamat po. Salamat at sa laging... Laging nyo kaming pinapaunlakan dito. Teka. Salamat po ng marami, Prof. Salamat, Prof. Siyempre naman, maraming salamat. Yes, Senior Ray, tsaka Mayor Mon. Salamat sana po. Talagang Merry Christmas na tayo. Okay, Prof. Magandang gabi. Salamat. Para makita na tayo ng personal, Prof. Okay. Mga kaibigan, si Professor Guido David ng ating Octal Research sa pakikipagpanayan po ng dalatuntun ng Teka dito pa rin sa DWIZ. Okay, Prof? Maraming po salamat. At Mayor, paalam na tayo. Mayor. Salamat. Bye-bye. Okay, bye-bye. Mga kaibigan, salamat po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa atin. Salamat. Bye-bye. Magandang hapon. Ayan. Salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay dito sa ating palatuntunan Teka sa DWIZ. Hanggang bukas, bye-bye! Teka, alas 4:30 na.